guys, this is Lynn Lasig Vlog, and with me is Buchoy Pedere, one of my alaga here in Singapore. So for today's video guys, pinaunlakan niya ako na maibahagi yung kanyang buhay as a single mom, single parents sa isa niyang anak. So ngayon matutunghayan natin guys yung story ng buhay ni Pedro Pedere. Yung ano ba yung mga na-encounter niya, ano yung mga naging buhay niya away from her family, ilang taon na siya dito sa abroad, kung masalimuot, alam ko ang buhay nitong batang to, masalimuot, pero very, marami tayong matututunan ng bagay and maraming kwento sa likod ng buhay ni Buchoy Pedere. So guys, simulan na po natin ang ating chikahan. Huwag ka lang iiyak, bebe. So, watch out guys sa mga madramang buhay ni Pedro Pedere. Hi guys! So, andito na po tayo. Ready na po si Pedro Pedere sa ating tanungan portion. So, bebe ko, pakilala ka. Hindi po namin naalisin yung mask namin kasi po andito kami sa Yunnan Garden and bawal po kasi ang walang mask. So, mag-i-interview ako sa kanya and may mga sort of question ako kay Buchoy Pedere na alam niyo po naman kayang-kanya namang sagutin. So, guys, without any further ado, umpisahan na natin. So, bebe ko, please introduce yourself. Hi! Elizabeth Pedere nga pala, aka Pedro Buchoy. So, guys, finally, eto na po. Si kasama ko na dito si Buchoy Pedere and i-interviewin ko siya. Pogi daw siya. So, pakilala ka muna bebe ko. Hi guys! Elizabeth Pedere aka Pedro Buchoy, Bechay, Chuchay, Laking Tacloban, Leyte, Waray nun. Proud to be Waray here guys. Bebe ko, bilang alam ko you're a single parent kay Kim. Single breadwinner. Breadwinner at the same time sa family niya. And marami din itong mga pinapaaral ng mga pamangkin. Maraming tinutulungan na kapatid. So, Buchoy, ano ang buhay away from your family back home? Anong buhay? Mm. Buhay ko? Oo. Ay, hindi. Buhay ko. Ano ba? Paano ko masasimulan yun, Mami? Ikwento mo yung buhay mo. Paano ka nakarating ng abroad? Mula Tacloban. Ano yun? Nagtakad ako. Hindi, what I mean is, mula Tacloban, hindi ka na ba nagtrabaho sa Manila? Diretso ka na ba abroad? So, yung ganun ba? Ano kasi, nag-start siguro ako naging single mom is ano, 2012. Mm-hmm. Oo, 2012. Tapos, sa totoo lang wala akong plano mapunta dito. No? Mm-hmm. Never kong pinangarap mag-abroad. Kasi nga dahil dun sa tatay ko noon. Yung tatay, pakitatay kasi ako. Mm-hmm. Yung tatay ko that time is sakitin, ganun. Ayaw kong malayo kasi naisip ko pag-abroad, di kagad-agad makakauwi, ganun. Yeah. Tapos 2015, nung nawala yung tatay ko, hindi nawala na nawala lang. Basta kinuha siya ng Diyos ko. Namatay. Oo. Eh, doon ako parang okay lang, siguro malayo na ganito, ganyan. At saka, sinubok kasi kami ng yung sister ko kasi, yung pinaka-ate namin. May 7 siyang anak. Tapos, lumuwas ng Maynila yung asawa niya. Ang sabi, magtatrabaho. Tapos, sa kasamaang palad, ng ibang bahay siya, nagkaroon siya ng ibang babae. So, naiwan sa akin ang responsibility ng pamangkin ko. So, pang ilan ka sa magkakapatid? Kami, ako ay pang 5. Bunsong babae. Oh. Tapos, may 3 akong ate. Mm-hmm. May isang kuya, may 2 pang nakababatang kapatid na lalaki. Puro sila may asawa. Ay, hindi. Yung kuya ko wala pala. So, yung anak mo, nasaan na ngayon? Yung anak ko, simula nung magandang usapan yan. Yung anak ko kasi, mami,
8 months ko pa lang siya naiwan noon. Mm. Tapos nagtrabaho na ako ng Maynila. Sa 8 months na yon, nagpunta ako ng Maynila, nagtrabaho as a private cook ng Korean. Mm-hmm. Eh, yung tatay kasi noon, may trabaho din, pero hindi kami gano'n nagkikita. Parang, siguro di ko masasabi nag-live-in kami, parang boyfriend gano'n, parang gano'n lang. Pero, yun nga, 2012, totally wala na kaming communication. Eh, hindi naman walang communication. Paminsan-minsan, may text, gano'n, pero hindi na kami nagkikita as in. So, yun. Sa 8 months na iniwan ko yung anak ko, siguro, inuwi ko siya ulit. Ano, nagkita ulit kami, 2 years old na siya. Nang tatay niya? Or nang anak ko? Nang anak ko. Nung umuwi ng Tacloban, 2 years old na ulit siya. Tapos, sinundan niya ng 5 years old. Basta matagal-tagal kami hindi nagkikita. Oh, so yung, pero yung, ano ang relasyon niya bilang magnanay ni Kim? Malapit ba siya sa'yo? Kasi syempre, pag nagkita kayo is 2 years, 3 years. So, ano yung naging rapport niya sa'yo as a mother? Naniniwala kasi ako sa kasabihin na ganun. Nakadipindi yun sa nagpapalaki ng bata. Okay naman siya. Alam niya na ako yung nanay niya, takot siya sa akin, nasunod siya kung ano yung mga sinasabi ko. Lately na lang hindi, kasi siguro may sarili na siyang desisyon. Oh. 13 years old na kasi siya, kaya medyo nasa, ano na siya nung pagiging teenager niya, oh, na medyo nagkapigasan na siya ng ulo, konti. Oh. Pero okay naman. Siguro kasi yung nanay ko, hindi talaga, hindi siya pinaparinggan na yung nanay mo, ganito, ganyan. So, inaalam, pinapaalam sa kanya na, yung nanay mo nasa malayong lugar, hindi kayo magkasama kasi nagtatrabaho siya para sa future mo, kasi ganito, ganyan. So, okay naman. Okay naman. So, maganda yung pagpapalaki ng nanay mo kay Kim, di ba? Hindi, so, hindi mo siya na, hindi mo siya na kitaan na may sama ng loob sa'yo kasi bakit wala ka during the time na may mga special occasion like yung birthday niya, may mga tampo-tampo lang siya siguro is yung mga selos-selos na yung feelings niya is yung akala niya may kahati siya dahil sa madami siyang pinsan. Mm-hmm. Siyempre, bata yun eh. Yun. Hindi mo maalis sa isip ng bata yung mga ganong ano na it's part of, lalo na ngayon na si Kim is 30 na, so nasa adolescence period na siya. Yes. So, medyo malawak na yung pag-iisip niya about sa mga bagay na yun. So, regarding sa remittances, Buchoy, paano ang ginagawa mo? As in, lahat ba? Binibigay mo para kay Kim? Or nagtitira ka ng part para sa'yo? Why don't you tell our viewers para naman magkaroon sila ng idea, lalo na yung mga OFW na nasa? Ay, remittance daw! O, pag-uusapan natin tong remittance. Remittance, ano? Eh, di ko naman, hindi ko masasabi yan na inuubos-ubos ko. Kasi, wala, oo, totoo yun. Walang laman yung bank account ko. Maliban doon sa ano lang. Yun sa, inaano lang doon sa bank ko. Yun eh, meron din naman napupundar. Yung halimbawa, eh, bumibili ako ng lupa, ganito, ganyan. May mga hayop. Aside dun sa mga taong na yun. Totoo nga yun. Do you mean investment? Meron ka lang, at least meron ka ng lupa, tapos meron ka pang mga livestock, gano'n, di ba? So, investment yan. Yun ang tinatawag na asset. Sa ngayon, wala pa talaga akong masasabi na, uy, meron ako may pagmamalaki, gano'n. Siguro, yung sa akin na lang, mami, is napapag-aral ko yung lahat ng bata na nasa akin. Yung mga pamangkin mo. So, magandang ano yan, magandang... Di mo tatanong kung ilan sila. So, ilan ang mga pinapaaral mo pala? Kasi sabi ko, magkwento ka. So, ilan ang, para sa kaalaman ng ating mga viewers, guys, si Elizabeth Pedere, Pedro Pedere, is marami po siyang pinapaaral ng mga pamangkin. Actually, siya talaga ang breadwinner. Sampo yung pamangkin niya na pinapaaral, aside pa isa sa college, anak niya talaga. Isa ang college, isa ay apat ata ang high school. Tapos, ilan pa yung elementary, ikaw na magbilang, bahala ka na din. Pero guys, hindi dahil sa kilala ko na siya ha. Ano ko dito, saludo ako dito kasi guys, tingnan nyo ha. Ang hindi gano'ng kalakihan ang sahod dito sa Singapore niya.
Pero ang galing niya mag-budget. Kaya niyang i-divide yung para sa anak niya, para sa nanay niya, para sa pamangkin niya. And aside from that, meron pa siyang nabiling lupa. Talo niya pang ako eh. Meron siyang mga kahayupan na nabili. So, kahayupan. 'Di ba? Napaka magandang ehemplo nitong ni Butchoy bilang isang single parents. Kasi guys, aminin man natin o hindi, marami mga OFW, especially mga single parents, ha, marami dito sa Singapore na easy-go-lucky. What do you mean by easy-go-lucky? Kung ano yung mga nakikita nila dyan, sige lang, tas party dito, party doon. Meron din naman akong buhay na ganyan. Pero... oo, pero hindi, iba talaga yung, kasi siya, pagkasahod niya, kasi alam ko yun eh, pagkasahod niya is diretso na talaga sa ano. Yung tinitira ko lang is yun yung allowance ko kung magagano.